isyo sa kanilang ano, para lang sa kanilang mga anak. Pupunta ng abroad para kumita. Okay? Biglang sabi niya, I think kailangan kong bumawin sa mga anak ko sa oras na nawala sa akin. So nakakabawi, di ba? But when you lose your health, you lose everything. Hindi ka na makakabawi. Actually, you are already disqualified in the game of life once ikaw ay nagkasakit. Now, I'm not talking about old people here. Okay? Ang sinasabi ko, pagdating sa sakit, wala kong pinipili. Otherwise, pag pumunta sa ospital, puro matatanda lang ang na-ospital. On the contrary, hindi po puro matatanda ang nasa ospital. May bata, may binatilyo, may dalaga. Tama? Sa cemetery po, ano ba nando? Mga ano lang, matatanda lang? So may bata din. So ano ang point? Pagdating sa sakit, walang pinipili. Kaya huwag mo sabihin, bata ka, hindi ka magkakasakit. Tandaan niyo po, if you lose your health, you lose everything. You are already disqualified in the game of life, kaya kailangan alagaan mo ang iyong kalusugan. Tama? Kahit napakalaki pa ng pangarap mo sa buhay, hindi na mangyayari pag nagkasakit ka na. Bakit? Because what will bring you to your goal is not your mind. What will bring you to your goal is your body. Do you agree? Yes. So kung gusto mo mag-travel, alam mo ng isip lang. Di ba? Oh, yung ganito sa America. Alam mo. Pwede mag-isip lang ang galing mo doon sa pangarap mo? O kailangan yung katawan mo? Eh kaso may cancer ka na. Can you still travel if you have cancer? If you are undergoing dialysis? Hindi na mangyayari kasi dinisqualify mo ang sarili mo. So if you lose your health, you lose everything. Meron po ba kayo nakitang cancer patients na nagpe-pray, Lord, sana makapagpatay yung bago ng bahay, Lord. Sana makakuha ako ng sports car, Lord. Ayun ba? Ang isang taong may sakit, isa na lang po ang kanyang panalangin. Isa na lang po ang kanyang pangarap sa buhay at ito ay gumaling. Pero ang taong napaka-healthy pa, wala pang sakit, napakarami pa ng pangarap. Tama hindi? Yes. Ang tanong, ilang gusto mong pangarap? Isa na lang o marami pa? Yes. Healthy ka ba? Yes. Paano ka nakakasigurado? O, yun lang malaking tanong. So mamaya, pag-uusapan natin yan. But I just want to point out na do not sacrifice your health over money. Tandaan niyo po yun. Huwag niyo pong isasakripisyo ang inyong kalusugan para lang magkapera kayo. Kasi darating ang time, kukulangin pa ang naipon mo sa sakit, sa kalusugan na babawiin mo. Meron akong kaibigan na isang kapitan ng barko. For many years, nakaipon siya at nagkaroon siya ng 5 bahay, 4 na sasakyan, mayroon pang beach resort. Pero after po ng ilang years, kasi patay na po siya 3 years ago pa, dinialysis siya. Alam niyo po, lahat ng naipon niya, lahat ng kanyang property na i-benta na niya. At ang malungkot, namatay po siya na hindi gumaling. Ubos ang kanyang property. Tandaan niyo po, when you talk about prevention, kaya mong i-quantify how much are you going to spend. Okay? Halimbawa, di ba may presyo yung mga produkto natin? Yes. Kaya mong bilangin, eh, siguro mga mag-i-spend ako ng 3,000, 5,000, 10,000 sa produkto na iinumin ko every month. Di ba you can quantify? But if you get sick, you will never quantify. You can never quantify the amount of money you will spend sa hospital, sa doctors, at sa gamot. Kaya mong bilangin? Eh kung kaya mong bilangin, dapat napaghanda mo. Pero hindi. That is the big problem when you lose your health. Hindi mo siya makakwantify. Kaya it's better to prevent the diseases kaysa magkasakit ka. Lalong-lalo na ang dami pong kabataan sa atin dito. So meaning to say, yung pagiging kabataan natin, ang gagawin nyo po, alagaan po natin. Okay? Ibig sabihin, when it is time to sleep, you need to sleep. When it is time to eat, you need to eat. When it is time to exercise, you need to do exercises. When it is time
to relax, you need to relax. When it is time to get rid of all the stress that you are receiving on a daily basis, you need to get out from all the stresses na nakukuha mo. Are you with me? Yes. Otherwise, mangyayari po, magkakasakit kayo. Diba? Ang dami pang mangyayari sa company natin pagkatapos ikaw may sakit na. Kaya ingatan po natin ang ating kalusugan. Ano ba po? Sabi po dito, so many people spend their health gaining wealth and then spend their wealth to regain their health. Masyado pong magastos pagka nagkasakit na po tayo. Hindi mo na mabibilang kung magkano. Ang malupit pa dito, pagdating sa atin, sa bansa natin, ha, sa Pilipinas po, ang health wala sa budget. Hindi part ng budget ang ating health. Tingnan niyo po, monthly budget, sino dito nakalagay yung kanyang health? Di ba wala? Ang madalas, pambayad ng tubig, ng bahay, kuryente, load, internet, Netflix, pagkain, di ba? Puro ganun lang, load. Pero pagdating sa health, wala. Pagka nagkasakit, ano mangyayari? Uutang kasi it's not part of your budget. Are you with me? Yes. Kaya po, ang kailangan po natin is let us not sacrifice our health over money. Make sure that you are healthy while you are achieving your goals and dreams in life. You are healthy because it is your body that will bring you to your goal and it is never your mind. Okay, sino dito isip na ano? Isip niya healthy siya. Isip lang. Oh, isip niya lang healthy siya. Pero yung talagang nararamdaman niya, healthy siya. Ayun. Yung walang pakialam sa nagpinag-uusapan natin ngayon. Hindi ba nagtataas eh. Okay? Tulog na ba yung katabi, no? Bising pa. Okay. Tingnan niyo po, ha? Tingnan natin. Medyo mabilis ang galaw nito, no? Okay. World Health Crisis Top Causes of Death. Ito po yung pinagmumulan ng kamatayan. Kung bakit po ang daming namamatay, hindi lang po sa Pilipinas, ha, but all over the world, this is actually a crisis. When you talk about crisis, every solution have been used and still no result. Okay? Tingnan niyo po, ang tagal-tagal lang may cancer, may diabetes, may kidney disease, may cardiovascular diseases, may Alzheimer's disease, hanggang ngayon, pataas ng pataas ang problema natin sa mga sakit na yan. Okay? Tingnan niyo po, ha, cancer pa lang, 200 million new cases. When you say new cases, hindi po yung mga nagka-cancer na gumaling at nagka-cancer ulit. No, 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 no. Okay? According sa research, ito po ay mga new cases. Ilan yun? 20 million new cases all over the world. At sabi ng pag-aaral, ito daw ay tataas pa in the next 20 years ng 60%. Okay? So, ilan na yun? 60% ng 20 million is 12 million. So, i-add mo na yun. 20 million plus 12 million, 32 million ang magkakaroon pa ng cancer sa buong mundo. Palapakan naman po natin. Marami naman kayo. Tumaas na nga, pumalakpak pa kayo. Dapat di kayo pumalakpak. No? Nakikinig ba lahat talaga? Yes. Bakit kayo pumalakpak? Natuwa lang kayo. Hindi lang po yun. Diabetes pa. Tingnan nyo po, ha. Sino dito mataas na po ang inyong blood sugar? Okay. So kung mataas po ang blood sugar nyo, you need to do something about it because tandaan nyo po, nobody dies of diabetes. Okay? People only die because of the complications brought about by diabetes. Tingnan nyo po. Ang nakakatakot sa taong diabetic, number one, pwede siya mabulag. Number two, pwede siya maputulan ng paa. Number three, pwede siyang i-dialysis. Number four, pwede siyang ma-stroke. Number five, pwede siyang natakilin sa puso. At ang nakakalungkot sa diabetes, ang tawag po dyan, it is a progressive disease na hindi mo alam, lumalala ka. Are you with me? Yes. Kaya, don't take it lightly when your blood sugar shoot up, huwag kang magpabaya.
Kasi the moment na ikaw po ay magpabaya, your problem progresses without you even knowing it. Kaya mahalagang mahalaga na dapat aalagaan natin yung sarili natin. Tingnan niyo po, according po sa pag-aaral, 500 million people worldwide ay may diabetes na. 500 na, at darating pa daw ang panahon na ito daw ay magiging 1.3 billion. Ngayon, hindi ka diabetic, baka next year kasama ka na dito. Bakit? According po sa research, ang mga nagkaka-diabetes ngayon ay hindi dahil may lahing sila. Ang dahilan ba't nagkakaroon ng diabetes? Because of lifestyle. Diba? Ang lakas kumain, may bisyo. Ang lakas sa stress. So, ayan po ang nagko-contribute. Kahit wala kang lahi, I'm telling you will still get diabetes. So, kaya kailangan alam mo paano mo aalagaan ang sarili mo. 1.3 billion, no? Ano pa? Okay, next ay kidney disease. Ito malungkot. 850 million ay nagsasuffer sa CKD. Ibig sabihin yan, chronic kidney diseases. Sila pong lahat ay candidate sa dialysis. Kaya makikita nyo, dumadami na ang dialysis center because sa sobrang dami ng mga may problema na sa kidney, hindi na kaya ng mga hospital na i-dialysis sila. Kaya ang dami na po. Dito lang po sa area ng Pasig, napakarami ng dialysis center. Okay? At hindi lang po yun, ang malungkot pa, hindi lang po puro mga matatanda ang dinadialysis. Even as early as 5 years old, dinadialysis. Nakakalungkot pong data po yan. Ano? So, kaya kailangan po tayo bilang mga nagmamarket na mga food supplement, na mga healthy products, meron tayong mission. Ang mission natin, tulungan yung ating mga kaibigan, kamag-anak, na bago sila magkasakit, they need to think about their health before it's too late. Dahil pag nagkasakit po yan, wala nang balikan. Diba? Mas maganda, hindi ka pa malala, kaya mo pa eh. Pero pag ikaw, wala na. Sayang, kaya it's better na we need to get serious when we talk about health. Ano ba po? Alzheimer's. Ang Alzheimer's po, dati ang alam lang natin, makakalimutin tayo. O di kaya ulyanin. Pangalawa, parang nagpupunta na si nanay ng, sa second childhood. Bumabalik doon sa pagkabata. Ayun yung alam nating term. Pero Alzheimer's disease pa na yun? Dementia. Ibig sabihin, ang pinaka-late stage ng dementia is Alzheimer's, is loss of memory. Magiging makakalimutin ka, at meron pong nakita na even at the age of 40 years old, pwede pong magkaroon ng Alzheimer's. Sino dito 40 and above? Ayan. Okay. If you are 40 and above, pwede kang mag-candidate sa Alzheimer's. Kaya po, kailangan alamin natin kung paano ba maiiwasan ang Alzheimer's disease. Okay, tingnan nyo po ha, pataas kasi yan. 55 million, darating daw yung time, magiging 150 million na. Tingnan mo katabi mo. Ngayon pa lang, sabi mo, alalahanin mo na ako. Oo, kasi baka isa sa inyo, magiging makakalimutin, makakalimutan ka na. Okay? Kaya maganda naglilista eh. Pag ikaw nagpa-utang, ilista mo. Volume, kaway-kaway lang. Dahil sigurado yan, makakalimutan yan. Kaya ilista mo yan. So, ano pa? Cardiovascular disease is the main problem sa World Health Crisis. Ang cardiovascular disease po, ayon po yung sakit sa puso at stroke. Number one pong killer yan all over the world. Sa Pilipinas po, ang sabi po ng World Health Organization, 1 out of 2 Filipinos will die of heart disease. 1 out of 2, ibig sabihin 50% ng Pinoy mamamatay sa sakit sa puso. Okay? Ito po, para mas maintindihan natin, sa kanilang dalawa,
isa doon mamamatay sa sakit sa puso. Sa kanilang dalawa, isa doon mamamatay sa sakit sa puso. Sa kanilang dalawa, isa doon magkakaroon mamamatay sa sakit sa puso. Para mas malawak, yung sa inyong dalawang grupo, isang grupo, lahat dito patay lahat ng sakit sa puso. Dito buhay. Pagbalik na rin natin. Okay, kalahati daw, sabi ng World Health Organization, kalahati mamamatay sa sakit sa puso, dito yun, dito buhay. So, ang point, ang cardiovascular diseases po is a serious problem. Ito po ang number one na pumapatay sa tao more than COVID-19. Okay? Ang COVID-19 na matay sa sakit sa puso, sasabihin COVID. Pero, nung data ng cardiovascular disease, hindi kayang pantayan ng kahit na anong klase ng sakit. This one is still the number one cause of death all over the world. Okay, tingnan nyo po ah. 17 million ang namamatay every year at ito daw ay magiging 23 million by 2030. Pataas na ng pataas. And sana tayo po ay mag-ingat. Bakit to? Hindi po ano, biro ito ha. Even at the age of 30, pwedeng atakihin sa puso. Recently lang po, may artistang namatay dahil sa myocardial infarction. Ilang taon lang po siya? 59 years old. Napakabata. You see? So ano po ang point natin? This is really a serious disease. Ito po ang malukot. Tingnan niyo po. For many years, marami nang naimbentong gamot. Nasabi nila na yung gamot na naimbento nila can get rid of cancer, can get rid of diabetes, can also can get rid of kidney problem, it can also help cardiovascular diseases. Ang dami na pong gamot ang naimbento ng mga pharmaceutical company. Ang tanong, bakit dumadami? Okay? Ano ibig sabihin kung bakit dumadami? It means yung mga gamot na naiimbento, walang bisa. Nakuha nyo? Yes. Kaya po, pumapasok tayo. Kasi hindi natin nahayaan na ang sakit ay lumalala pagkatapos wala tayong solusyon. Hindi pwedeng isipin lang natin na hintayin na lang natin sila mag-isip bago magkaroon ng solusyon yung mga magulang natin na mga may sakit. Alam niyo po, in the age of information, ignorance is a choice. Pag hindi mo to alam, pinili mo yan. Alam niyo po ba, walang kaibahan ang mga professional sa atin. Bakit? Lahat po ng alam nila nakikita na po sa Google. So kung hindi mo alam ang alam nila, it's your choice. Kaya ka ignorante kasi it's your choice. Are you with me? Yes! So ibig sabihin, itong mga bagay na to na akala natin doktor lang ang may alam, mali po. I-Google nyo lang, makikita nyo na, na kung ano alam nila, malalaman mo din. Because in the age of information, ignorance is a choice. Sino dito gusto ignorante siya? Yung wala siyang alam. Yung inuuto na siya, di pa niya alam. Oh, gusto mo matalino ka. Sino gusto matalino? Alam niyo po ba ang networking para sa matatalino? Yes. Ang networking para sa matatalino. Kaya ka nga nandito eh, kasi matalino kayo. Palapak ko sa rin. Enjoy talking to these people, this kind of people, kasi alam ko, ang kausap ko, matatalino. Yes! Na sila ay nag-iisip at hindi yung hinahayaan lang na sila ay binibigyan lang ng information. Okay? Pero sila, nag-iisip din. Tama? So, tingnan nyo po, ha? Meron na po tayong mga treatments na ginagawa. Ano yun? Prescription drugs. Pupunta tayo sa doktor para magpa-reseta. Bibili tayo ng gamot, no? Yung iba naman po, kung talagang malala na ang sakit, nagpapa-surgery, radiation, chemotherapy. Yung iba, pagka nasira na yung kidney, dinadialysis na. Kasi wala nang choice eh, no? So, yung iba naman po, supplementation, alternative medicine. Ayun na po ang mga paraan ngayon.
para gumaling ang tao. So ikaw, tingnan niyo po yung prescription medicine. Lahat yan, karamihan, bumibili niyan. Pero hindi nila nakikita yung side effect na pwedeng may dulot niyan. Yung iba po, hindi naman kailangan operahan. Nung inoperahan, mas lalong lumala. Nakuha niyo po? At dahil walang idea, dinialysis na, eh pwede namang maagapan pa sana. So, things like that, ayun po yung kailangan natin matutunan para dito po tayo sa pinakamadaling way. Ibig sabihin, pinaka-friendly sa katawan natin na makakapag-adjust tayo. Okay? So, tingnan niyo po. Why do we call it alternative medicine? Samantalang, it is the original medicine humans have used for thousands of years. Di ba kayo nagtataka? Dati, ang gamot na ginagamit lang natin ay lahat ay mga urban medicine. Walang doktor, walang hospital, walang butika. Saan lang tayo umaasa? Sa mga halaman gamot. Gumagaling ang mga tao, nabubuhay ng matagal, na walang intervention ng hospital, ng mga doctors, ng mga gamot. Pero ngayon, sinasabi, alternative na lang tayo. Okay? So, tingnan niyo po ha. Sino po nakakakilala kay Juan Clavier? Patay na po yan. Kaya hindi nyo nakilala yung iba niyan. Kasi bata pa kayo eh. Siya po ay DOH Secretary. Pero sa kanya po ang nanggaling ang katagang ito. Half of the drugs sold in the country today are only for temporary relief of symptoms and do not cure at all the diseases intended to be cured. Okay? Karamihan daw ng gamot na nabibili sa butika ay walang intensyon na pagalingin ka. Ang intention lang, alisin yung simptomas, pero hindi gagaling. Okay? Kaya tingnan nyo po, yung mga magulang natin, ilang gamot ang iniinom, maintenance po ang tawag doon. Ibig sabihin, para yung sakit ay mag-stay sa katawan niya, kailangan i-maintain niya yung gamot. Kaya maintenance. Tama? So, may maintenance ka, andyan yung sakit mo. So, ano po ang ibig sabihin nito? Tingnan nyo, hindi lang sa Pilipinas yan ha, even sa ibang bansa po, sa US na, for example. More than half of the new drugs approved for the marketing in the US had severe and fatal side effects which were not found during the testing phase and was evident until many years after. So, ang nakakalungkot po, mag-i-introduce ng gamot, pagkatapos, after many years pa pala, ang side effect. So ngayon, walang epekto. So pagka nagkasakit ka, iinom ka ulit. Wala na namang epekto. Nagkasakit ka, iinom ka na naman, wala na namang epekto. Pero habang lumilipas daw yung panahon, doon mo nakikita ang epekto ng iniinom mong gamot. Ang tawag po doon, side effect. Okay? Ano po ba difference ng herbal medicine sa mga gamot na binibili natin sa butika? Ito po ang difference. Number one is, ang mga synthetic medicine works on a singular pathway. Pag sinabing singular pathway, may problema ka sa puso, ang gagawin ng gamot na yun, dedirekta lang doon sa puso mo. Okay? Gagamotin yung puso mo. At yung ibang mga organs ng katawan mo ay pwedeng masira. Okay? Dahil ang kanilang goal lang ay doon sa puso lang. Ano po ang trabaho naman ng herbal supplement? Ang herbal supplements po works on a multiple pathways. Pag sinabing multiple pathways, ang sakit mo puso. Pero tutulungan na niya ang liver mo, ang kidney mo, ang lungs mo, ang brain mo, and then yung heart mo. So it works in a multiple pathways. So kaya po, nakakapag-adjust ang katawan natin sa food supplement dahil ang trabaho niya sa iba't ibang parte ng katawan natin. Samantalang ang isang gamot na singular lang ang pathway, ang nangyayari po, hindi nakakapag-adjust ang katawan natin, pinupwersa natin ang katawan natin mag-adjust sa gamot, kaya may side effect. Tama? Kaya dati, ang gamot mo lang para sa puso. After a while, tumaas yung creatinine mo, anong gagawin ng doktor? Bibigyan ka ng gamot sa kidney.
Dahil kakainin mo ng gamot sa kidney, nasira yung liver mo, bibigyan ka na ng gamot sa liver. Dahil nasira na yung liver mo, ang tendency niya mag-produce ng maraming bad cholesterol, bibigyan ka naman ng cholesterol. Dahil mataas na yung cholesterol mo at magkakaroon na ng blockage sa blood vessels mo, bibigyan ka na naman ng gamot na pang-dilate. So ilan na yung gamot na yun? Sa sobrang dami ng gamot na iniinom mo, sasakit ulo mo. Pang ilan na yun? Parami na naman parami. Okay? Kasi nga, yung katawan mo hindi nakakapag-adjust once na ito ay singular pathways lang. Kailangan po, it should work on a multiple pathway para mag-a-adjust ang iba't ibang parte ng katawan mo, and that is the role of herbal supplements. Palapakan naman po lang. Okay. So, tingnan nyo po. Look at this data. Tingnan nyo po yung facts. Surprise po kasi po, kaya sabi ko, kapag isang pindot, huwag lalabas. Kala mga sampu. In Israel po, in 1973, when the doctors went on strike for 1 month, death rate dropped by 50% within 20 years. Walang doktor. Bumaba yung namatay. Walang doktor yan, ha? Pero bumaba pa yung namatay. Ano pa? Sabi po dito, sa Bogota, Colombia, nagkaroon ng strike ang mga doctors for 52 days, di ba dapat tataas yung mamamatay kasi walang doktor? Ang malupit, 35% nag-drop. What? Bumaba yung namatay? Dito bumaba yung namatay, dito bumaba din yung namatay kasi walang doktor. Nag-strike eh, sinong magagamot? Pero bumaba yung namatay. Ano pa po? During the strike of doctors in Los Angeles, there was 18% decrease of death. Mapapansin niyo po, no? Yung mga doctors na nawawala, yung cause of death, bumababa. Hindi ko sinasabi sila dahilan, ha? Meron pong tinatawag dito, na ang tawag po dyan is iatrogenesis. Ang iatrogenesis po is death because of unnecessary surgery, death because of medication error, death because of infection in hospitals called sepsis, and death due to adverse drug reaction or side effects. Ang tawag po dyan is iatrogenic. At noong last year po, 250,000 sa US namatay dahil po sa medical error. You see? So, yun po ang kinatatakutan ng lahat. Hindi lang po nangyayari yan sa Pilipinas, sa ibang bansa, at sa buong mundo, nangyayari po ang wrong practice, mga side effect, or adverse reaction ng mga gamot. Okay, ang periactin po, according po sa research, no? Bago po itong research na to, ha, tingnan nyo po, di ba? Halos hindi na natin mabasa. Bago po yan. So actually, yung periactin po, ang trabaho niyan is appetite stimulant. Gumawa po ang isang drug company ng appetite stimulant sa mga famine-stricken country. Like sa Africa, somewhere in China, somewhere in Asia. So gumawa po sila niyan para ganahan kumain yung mga bata. Pero along the way, nung inaaral po nila, sabi ng US, stop nyo na yan. Huwag nyo nang i-produce yung periactin. Kasi may pag-aaral pala na sinabi na instead na makakatulong, it will still do more harm than good. Imbis na makakabuti, makakasama pa. Ano lang po ito, appetite stimulant. Ha? Sinabi na po sa kanila, pero after 20 years, yung company na yun, nagbebenta pa rin ng periactin. You see? Meron pong tinatago dito. Ano pa? Aspirin. Sino po uminom ng aspirin? Blood thinner po yan. Pagka malapot ang dugo mo, ibibigay sa'yo yan. No, hindi mo nga lang pwedeng inumin ng pangmatagalan yan kasi magkakos po ng ulcer. Malabubutas ang iyong yan at bitukan. Okay. Alam niyo po ba, ito po ang nakitang findings about aspirin. Aspirin, by many, lies the best and certainly the cheapest of the over-the-counter drug.
It is associated annually with hundreds of deaths and many thousands of side effects. Pero ayan po ang nire-recommend sa atin. Tama? Pero nagkukos po ng iba't ibang klase ng sakit. Ano pa? Aldactone. Ang aldactone and surly po, ayan o, naiban po yan dahil it reveals that surly had known about the tumor producing. Ito po sila ay nagpo-produce ng tumor. Okay? Nagpo-produce sila ng tumor. Ito po para sa high blood to eh. Para sa high blood. Ito naman po antibacterial, antibiotic po. Sa mga malalalang sakit, no? Pero sila po ay nagpo-produce ng tumor. Alam na nila na pinagbawal na and yet binibenta pa rin nila sa market. Mga side effect po na hindi natin alam, baka ang kamag-anak natin umiinom na yan. Okay? Wala pa silang kaalam-alam at tayo wala pa rin alam na may nangyayari. Tingnan niyo po yung fenformine, a drug tragedy. Yung fenformine po, ayan po ay anti-diabetic drug. Alam niyo po yung metformine? Sino po dito may diabetic ulit? Di ba familiar kayo sa metformine? Katulad din po yun. Tingnan niyo po ha. Yung gumawa po niyan ay Sibigaid. At sabi po nito, fenformine is a diabetic drug from the American market since it had been linked about thousands of deaths annually. Ang daming namamatay. Pagdating po sa Pilipinas, ang pangalan na metformine. Okay? So, tuloy lang po natin kasi meron akong gustong i-point out kung para ma-appreciate nyo yung mga products na minamarket po natin. Okay? So, let's take a look at clopidogrel. Ang clopidogrel po ay tinawag na miracle drug. Kasi lahat ng sakit gumagaling dyan. Kahit anong sakit meron ka, walang pinipili. Kung may cancer ka, kung diabetic ka, kung ano man ang sakit na meron ka, inumin mo lang yan, gagaling ka na. Clopidogrel po. Pero alam niyo po, ito na findings ng World Health Organization. It was removed after 10 years. 10 years ha, doon palang naglabasan ng side effect at sabi ng World Health Organization, iinto na natin yan. Bakit? Kasi a study showed that men who regularly took the drug were 25% more likely to die of cancer, stroke, respiratory disease. Ang clopidogrel po ay ginagamit din sa mga may prostate problem. Okay? So akala nila makakatulong pero nagkakaroon sila ng cancer, nagkakaroon ng lung problem at inaatake sa puso. Side effect po ang tawag dyan. Okay, ano pong sinabi dito? Sabi dyan, the result of the study are deeply disturbing. It reinforces evidence from the similar study over the years that pharmaceuticals industry consistently fails to provide physicians and consumers with unbiased information on appropriate drug use. Meaning, hindi pala kasalanan ng doktor. Okay? Ang may kasalanan, yung nagbebenta ng gamot. Hindi ibinibigay sa kanila ang information or study about the medicine. Walang information ng doktor. Akala ng doktor, okay na yan. Kasi FDA approved. So, iminarket na po. Ayun pala, naglalabasan ng mga side effect at yung side effect na yun ay itinago ng mga pharmaceuticals. Nakita nyo? So, isang malaking problema po ito pagdating sa mga gamot na iniinom natin. Tingnan nyo po, sabi pa dito, they feed false data. Yung nakikita nila sa study at yung ibinibigay nila sa mga doctors, maling data na. Nakita nila magkakaroon ng side effect sa tao, pero pagdating sa doktor, iba na ang data na ibinibigay. So even though strong administrative sanction or criminal prosecutions might have and should have FDA so wish. Ang malupit, dapat yung FDA ang hahabol sa pharmaceutical company. Kaya lang, hindi hinahabol. Bakit? Ito po ang dahilan. Ang FDA po is the police arm of the medical establishment.
Lahat po tayo, food supplement man o gamot, dumadaan sa FDA. Pero alam niyo po ba kung sino involved sa FDA? It consists of physicians trained in allopathic medicine. Ano po yung allopathic medicine? Ito po ang practices na kung gustong gumaling ng pasyente, bigyan ng gamot yan, operahan yan, ayun po, and they don't believe in herbal medicine. Allopathic medicine po yun. So sino nasa loob ng FDA? Sila. So paano ma-aprobahan ng mga food supplements natin? Eh sila yung against nun. Hindi ma-aprobahan. Tama? Kaya pagdating sa gamot, ang bilis lang na nakakuha ng FDA. Pero pagdating ng food supplement, ang tagal. Napansin nyo? So bakit to? Kasi bias po sila sa mga pharmaceuticals. Okay? Sila po'y naniniwala sa drug therapy, radiation, surgery, at ayun lang po ang paraan para gumaling daw ang tao. So, FDA, which is the last and most influential bastion of blind dogmatic bias against dietary supplement in the United States and also around the world. Okay? Kaya po, mapapansin po natin na yung mga FDA na hinahanap natin sa mga product natin ay hindi agad-agad lumalabas. Alam niyo na dahilan. Okay? Huwag niyo pong sisihin yung company. Bakit ang tagal lumabas? Hindi po nila kasalanan. Bakit? Nag-submit na po ng mga information about sa product natin, kaya lang sila yung matagal maglabas ng approval. Why? Kasi hindi sila naniniwala. Saan? Sa herbal medicine. Ayan po. So at least alam nyo na kung anong nasa likod niyan. So, in that case, we are going to talk about yung mga natural way para gumaling ang tao. Alam nyo po, before selling our product, we need to educate our client. Tandaan nyo po, healing starts from education. When you are educated, you are more easily get healed. Mas mabilis kang gagaling kasi natututo ka. Yeah. Everything starts from our knowledge and information. Sige pala. Okay. So, ang ituturo po natin sa mga kliyente natin, sa mga prospects natin, ay ito, itong bagay na to. First, kailangan ikaw muna mag-embrace ng ganito klaseng idea. You need to understand that health is important and you need to apply itong basic principle na to na makakatulong sa'yo and then makakatulong din sa iyong mga kliyente. Okay, gising pa po ba kayo? Yes! Yo, tama. Gising na gising pa. Okay, so, ano po ba ibig sabihin ng new start? So, tingnan po muna natin ha. It starts, sige, ilabas ko na lahat para alam po natin, mapicturan nyo na rin kung anong ibig sabihin ng new start. Okay. Ayan po. At ang maganda po niyan, lahat po yan libre. Libre nutrition. Pagdating mo sa bahay, may pagkain naman, di ba? Exercise, libre. Water, libre. Sunlight, temperance, air, rest, and trust in God. Ayan po ay mga bagay na binigay ni Lord na kukunin mo muna before you think of something else, you need to get the God-given nature. Ibabalakan mo na ito. So, anong kailangan mong gawin? Unang-una, let's talk about nutrition. Marami-rami po ito. So, kaya nga po tinawag na health symposium eh. Diba? Kasi talagang ang tutok natin is about health. At ito po ang makakatulong sa atin. Una, nutrition. You know one thing good about food supplements? Ang food supplements po is everything about nutrition. Okay? Natural po. Tingnan nyo po. Ano po ang sinabi ng ano ng scripture? Tingnan. Sige, buksan ko na po lahat ha. Ayan. Para makita nyo po. Sa Genesis chapter 1 verse 9, sinabi niya, I have given you every herb-bearing seed which is upon the face of the earth and every tree in which is the fruit of a tree yielding seed. To you, it shall be for meat. Ang ibig sabihin ng meat is food. So, anong pinapakain sa atin ng ano ni Lord? Mga herb. Okay? Ano pa? Thorns and thistles shall bring forth to thee, and thou shalt eat the herb of the field.
Again, mga gulay, mga prutas, ang pinapakain sa atin. Every moving thing that lives shall be meat for you, even as the green herb have I given you all things. So, ayan po, ay libre. Kung kayo po ay nasa province, libre po yan. Dahil ang gusto ni, ano, ni Lord, healthy tayo. So, kung kayo po ay kumakain na madalas ng processed food, ay malaking problem po ang mangyayari sa inyong health. Kasi hindi po yun ang inutos ni Lord. Ang inutos ni Lord, kumain tayo ng maraming gulay. Okay? So, tandaan niyo po, kumain ka ng maraming gulay bago ka maging gulay. Tama hindi? Kumain ka ng maraming gulay bago ka maging gulay kasi yung karamihan nagiging gulay na pagka na-stroke na, na-comatose na, gulay na. Tapos pinapakain tayo, kain ka ng gulay para lumakas ka. Grabe ka naman, huli na. Gulay na yan, kahit anong pampakain mo dyan, hindi na nalakas yan, gulay na yan. Pero nung malakas pa, puro karne pinibigay mo. Kaya guys, una dapat tayo ang natututo bago yung kliyente natin. Para ang kliyente mo, pagka nagtanong sa'yo, masasagot mo. Eh kung ikaw hindi ka health conscious, hindi mo matuturo yan sa ano mo, sa iyong client. Kaya wala kang benta, sigurado. Di ba? First, ang role natin is education. Tandaan niyo po ha, meron ba dito ano? Whiteboard marker? Okay. Tingnan niyo po ha, there are three kinds of people in this world. May tatlong klase. Una, uninformed. Pag sinabing uninformed, walang kaalam-alam sa kanyang health. Kaya na-stroke kasi hindi niya alam. High blood pala siya. Hindi niya alam mataas ang kolesterol niya. Hindi niya alam malapot ang dugo niya. So dahil siya po ay uninformed, nagkasakit at namatay. Ang sumunod, misinformed. Ang misinformed po, mali ang pagkakaalam. Hindi totoo yan. Kahit kumain ako ng kumain ng karne, okay lang yan. Hindi totoo yan. Kahit napapagod ako, hindi ako ano. Sabi nga nila, di ba? Di baling tamad, di naman pagod, no? Pero maraming tao po ay misinformed sa kanilang health na nagugulat na lang sila, may sakit na sila. Because they are misinformed. And then, eto po yung huli, well-informed. Bakit ko po sinabi sa inyo to? Kasi ho, ang role natin sa mga taong uninformed and misinformed, educate them. Kaya ang unang trabaho natin, hindi magbenta. Anong trabaho natin? Mag-educate. Turuan natin yung mga client natin. Kasi uninformed siya, i-educate mo. Misinformed siya, i-educate mo. Pero pag siya ay well-informed na, bentahan mo na. Tama? Kasi ang mga taong well-informed, hindi na nagtatanong, bibili na lang. Ay, gusto ko yan. Ay, herbs. Ay, gusto ko yan. Element in one. Ay, gluten. Gusto ko yan. Bakit? Well-informed eh. May kakilala kayo ganun? Yes! Pero yung mga uninformed, misinformed, ang daming tanong kasi kulang ang kaalaman. So, ano gagawin mo? Educate mo. Ang ginagawa kasi natin, binibentahan natin, kaya nagre-resist yung ating client. May natututunan? Yes! So, ayan po, isang idea para mas lalo tayong magaling pagdating po sa product information. Okay? So, ito rin ko po ha. Ito po yung difference ng hayop at sa tao. Ayan po. Tingnan nyo po yung ano, yung leon ha. Leon, tigre. Tingnan nyo po. Ilabas ko na lahat para makita nyo po yung difference. Ano ba ang difference ng mga carnivorous like ng mga leon? For example, tingnan nyo po. His mouth, sa atin ha, his mouth is small as compared to carnivores. Tingnan nyo po yung katabi nyo. Kaya bang lumunok ng isang ano yan? Pakwan yan? Di ba hindi? Kasi maliit lang yung bibig natin. Okay? Maliit lang ang bibig natin. I'm telling you, hindi natin kayang kumagat ng isang ano, ng isang hayop
na talagang buong, hindi natin kaya yun. Kasi hindi design yung ating dibig sa ganong klaseng ano, pagkain. Ano ba? His feet are not like carnivores. Ang mga carnivores po, ang kanilang ngipin, matatalas lahat. Simula dulo hanggang dito, pabalik dito sa baba, puro matatalas yun. Sa atin po, ilang nang matalas sa atin? Yung tinatawag na, kasi meron yan eh. Sino dito dentist? Oh, ito yun. Molar, premolar, incisors, canine. Yung pangil natin, dalawa lang. Dalawa sa taas, dalawa sa baba. Hindi pa matatalas. Pantay-pantay pa. Tama? Yes. Ayun po ay design to cut. Design po yan to cut, katulad nila. Pero, yung karamihan po, molar na tsaka premolar. Bakit? Kasi, eto po. He has three distinct motion like herbivores. Vertical, lateral, and forward. Ibig sabihin, tayo marunong mumuya. Ang leon po, hindi mumumuya. Kakainin lang po niya, ikakat lang niya yung meat, then lululunin niya. Tayo po, pagkain natin, mumayain pa natin, lalasahan pa natin. Diba? Sila walang ganun. Okay? Carnivores only have a singular jaw motion of open and close. Ganun lang kain nila. Lulun. Diba? Ang lungkot, no? Bakit dinalasahan pa natin? Di siya. Ganun lang siya. Lulun. Man has a large stomach and long intestine. Carnivores have simple stomach and short intestine. Kaya maya-maya, yung kinain niyang karne, after 4 to 6 hours, pupupo na siya. Tayo po, pag kumain ng karne, 3 days, andun pa sa loob. I'm not kidding. Totoo po yun. Kumain ka ng karne, hindi ka agad-agad lalabas yun. 3 days pa yun, mag-stay sa katawan mo. Kasi ang haba ng ating intestine, samantalang sila, ang liit lang ng intestine nila, after 6 hours, yung kinain nila, ipupupo na nila. So, malaking kaibahan. Man, perspire through the skin. Sila po, perspire through the mouth. So, pagka may nakita kang tao naglalaway, ibig sabihin may problema yon. Kasi tayo pag nagpapawis sa ating skin. So, the point is, hindi tayo carnivores. Tayo po ay mga omnivorous. Meaning to say, pwede ka sa karne, pwede ka sa gulay. Nakuha niyo po? So, hindi pwedeng puro gulay. Bakit to? Eh, ano mangyayari sa dalawang pangil? Ano, sa apat na pangil mo? Eh, kailangan sumunod ka sa creation eh. Kung paano pag ginawa ni Lord, gawin mo yun. Diba? Eh, kung puro gulay kinahay mo, dapat puro bagang na lang pala ang binibig sa'yo. Eh, kasi yung kalabaw, puro bagang. Yung baka, puro bagang. Kaya, ang ginagawa nila, nag-grind lang sila ng pagkain at kinakain. Dinululo nila. Eh tayo, gusto ni Lord mag-enjoy tayo sa kinakain natin. Yes! Diba? So, pwede ka ng karne, pwede ka ng gulay. Ilang percent? Ayun na lang po. So, dahil ko konti lang ang iyong ano, pangil, you're only required to eat meat once a week. So, kung once a week, 4 times a month. Kasi apat lang yung pangil mo eh. Okay, 4 times a month. Tingnan mo katabi mo, baka marami yan. O kung marami yan, ibig sabihin pwede siya kumain ng maraming karne. Pero kung apat lang ang ating kanay, it means 4 times a week lang tayo, 4 times a month lang tayo kakain ng karne. The rest, mga gulay na. So, ano ang distribution? So, eto po, 80-20. Okay? 80% gulay and 20% meat. Okay? Ganyan po. Kasi naka-design yan kung paano tayo pinreate ni Lord. Ang mangingisda po, alam nila kung kailan sila mangingisda. May buwan o wala? Mali. Walang buwan. Doon sila mangingisda. Okay? Pag may buwan, walang isda yun. Pag tumilaok ang manok, ano ibig sabihin niya? Umaga na.
Pero dahil kumain ng mga feeds, alas 10 ng gabi, tumitilaok. Mali yun, huwag kang kakain nun. Ang kakainin mo yung tumitilaok ng 3 o'clock. Okay. Ang nature po, matututo tayo. Tingnan niyo po ha. Yung kalabaw, di ba nagkakaroon ng anak na baby? Yes! Ano kinakain niya? Di ba gatas? Gatas lang. Nung lumaki, nagagatas pa ba? Yeah! Hindi na. Bakit ikaw, kung kailan ka lumaki, tsaka ka naggatas? Mali-mali kang ginagawa. Kaya ka pala naggatas sa akin. Di ba yung kinakain ng kalabaw, dati baby siya, nung siya ay tumanda na, kinakain niya kung ano na yung kinakain ng nanay niya. Ikaw kung kailan ka tumanda, tsaka ka umiinom ng gatas. May mali. Tandaan niyo po, dapat sumunod ka sa nature. Kung ano ang nature na binigay sa inyo ni Lord, ayun po ang gawin niyo. According po sa research, isa sa mga pinagkukuhanan ng sakit ay milk. O, tandaan niyo po ha, ulitin ko, in the age of information, ignorance is a choice. Pag hindi mo to alam, pinili mo yan. Tama? So, i-google mo lang. Ngayon, may internet naman dito. I-google mo kung anong side effect ng ano, ng milk. Makikita mo kung anong mga sakit ang pwede maibigay niya. Ang kailangan po natin, nutrients. May natututunan? Yes! Okay, sige. Sumunod po ay exercise. Okay? Exercise po. Tingnan po natin, ha? Ayan. Sige, ilabas ko na lahat. Ang human beings po ay mayroong 750 muscles. At ang karamihang muscles po niyan ay nasa mukha. Alam niyo po ba? Okay? 60% of our muscles is in our face. Kaya kung ikaw ay lagi nakasmile, magiging healthy ka. Kung ikaw ay lagi nakasinamot, sigurado magkakasakit ka. Bakit? Kasi nai-stretch mo ang muscle mo na 60% if you are always smiling. Pero kung ikaw lagi nakasinamot, hindi na i-stretch ang iyong mga muscle, kaya po, mas madalas ang nakasimangot, siya po ay nagkakasakit. Okay? Kinang mga tabi mo. Di ba? Ayan, masasayaw. So, ibig sabihin, dahil i-exercise mo ang muscle mo. Okay? Isa pa sa mga malungkot, dahil sa technology, na-deprive na po tayo ng natural exercise po natin. Okay? Alam niyo po ba sa research ngayon? Ito magandang research. Alam niyo po ba that we are spending, every day, we are spending 12 hours a day sa cellphone natin. Kaya yung iba, hindi na nakakapag-exercise. Okay? Bata pa naman ako eh. Hindi, wala sa bata-bata yan. Okay? Sabi po dito, exercise po is very, very important. Sige ho, ano ba nagagawa ng exercise? Tingnan nga natin. So, ilagay ko na lahat kasi medyo mabagal itong ano natin. Okay, unahin natin. It clears the mind. Kung ikaw ay nai-stress, kung ikaw may problema, alam niyo po, maglakad ka lang ng maglakad na maglakad. Ako po, everyday, nag-walk ako 10,000 steps everyday. Okay, hindi ko lang napakita yung picture ko. Dati, I weigh 103 kilograms. Wow! Ngayon po, I weigh 87 kilos. From 103 to 87. Kasi I walk 10,000 every day. At ang maganda niyan, it clears the mind. Nakakapag-isip ka ng mga magagandang idea tungkol sa business mo. Tungkol sa client mo, tungkol sa sarili mo. Kasi nag-exercise ka. Pangalawa, it strengthens the lungs. Nakakapag-inhale, exhale ka. Okay? Next, it increases your energy. Yung mga nag-exercise, mas matagal mapagod. Yung hindi nag-exercise, ang bilis mapagod niya. Okay? Alam niyo po yung mga ano, yung antukin. Ayan po, mga hindi nag-exercise yan. Antukin niya. Oo. Basta ikaw, antukin ka, hindi ka nag-exercise. Sino dito may kakilala antukin? Alam niyo mo, nag-exercise yan. Ano pa? It strengthens the heart muscle. Meron pong pag-aaral na 50%
ang tawag dito, less likely you will get heart attack by 50% if you are doing exercises. Kasi yes, maganda po yan sa heart. Okay? So kung ayaw mo magkasakit, kaysa magbabad ka ng 11 hours, 12 hours sa cellphone, ang gawin mo, pumunta ka sa park, mag-cellphone ka pa rin, pero naglalakad ka na. Diba? Kung talagang, siyempre, online-online po tayo, pinapaluwag namin yung mga client namin, okay, fine. Mag-multitask ka. Pumunta ka sa isang lugar na pwede kang maglakad habang nagsiselfone ka. Nakuha niyo po? Yes. Ako po, malapit ako sa Quezon City. Meron kami circle. Doon sa circle, wala ako nababangga doon kasi circle yun. Hindi ako, nagsiselfone ako, pero naglalakad ako. Hanggang naaabot ko yung 10,000. Pagpunta ko ng UP, ganun din. Naglalakad ako 10,000 steps while using my phone. So ano ang point? Na ma-maximize ko yung oras ko. Nakuha nyo? Huwag lang yung nakaupo ka for 10 hours na hindi ka nag-exercise, puro ka ng cellphone. Nakuha nyo? So, again, maganda po yan para sa ating heart. It decreases negative emotion. It slows down aging process. Nakakabata ba na? Ay! Okay? O, yung mga makamatanda dyan, ano yung pwede sabihin niya? Hindi yan nag-exercise. Tapos, hindi lang yun, ha? It sleeps better at night. Ang bilis mo makatulog pag ikaw nag-e-exercise. Pag hindi ka nag-e-exercise, grabe. Alauna na, gising ka pa. Alas dos na, hindi ka makatulog kasi nga, hindi ka nag-e-exercise. It strengthens weight-bearing bones. Meron akong madalas, ina-advisan. Sinasabi sa akin, masakit kasi yung likod ko, masakit yung paa ko. Sige, maglakad ka. After 30 minutes, wala na yung sakit niya. Bakit? Kasi mas lumalakas yung mga buto mo, lalo na yung sa paa mo, yung legs mo, lumalakas yan once na ikaw ay nag-exercise. Ano pa? It beautifies your body and complexion. Nagmumukhang bata yung mga madalas mag-exercise. At nag-i-increase ng circulation ng blood vessel. Hindi magkakaroon ng malapot na dugo, hindi mali-stroke, hindi ataking sa puso, dahil maganda ang sirkulasyon ng dugo. And lastly, it helps in digestion and intestinal activity. Sino po dito ang merong constipation? Ibig sabihin, nahihirapan ka dumumi. Alam niyo po, para mag-improve yan, ang unang gawin mo, mag-exercise ka. Walking. Okay, start na sa 3,000, then 5,000, then 10,000. Kasi nakakatulong yan. Alam niyo po, ang regular na bowel movement natin is actually 3 times a day. Pag ikaw ay once a day lang, tawag sa'yo semi-constipated. Okay? Pag twice a day, isa sa umaga, isa sa gabi, okay na din. Pero huwag mong hayaan na once a day ka lang. Eh kung nag-i-skip ka pa, problema na yan. Yung iba, 3 days bago dumumi. Yung iba, 5 days bago dumumi. Alam mo ang tawag sa'yo? Walking septic tank. Dala-dala mo yung septic tank niyo. Kasi hindi ka dumudumi. Okay? At ang malupit doon, nilalaso mo ang sarili mo pag di ka dumudumi. Biruin mo, dapat nire-release mo na yung lason. Hindi mo pa nire-release. Ang tawag po dyan sa science is auto-intoxication. Auto-intoxication means self-poisoning. Hindi mo na kailangan uminom pa ng lason. Hintayin mo lang malalasong natin. Ayan po, pag hindi ka dumudumi. Kaya it is a serious matter once you are not removing the toxins in your body regularly, malaking problema po yan later. Okay. Sumunod is water. Sino po dito ang umiinom ng 10 glasses of water every day? 10 glasses po. Ayan. Yung ano po, yung bihila lang uminom. Ayan, paminsan-minsan lang. Okay. Okay. Maganda yan, ituloy nyo lang. Dahil yung mga hindi umiinom ng gamot, ng tubig, eh pwede na kayong magkwento sa kanila kung anong maganda na, kung ano yung mahabang buhay, kwento nyo sa kanila, ingitin nyo na lang. Yung mga hindi umiinom ng tubig, kasi sandali lang buhay niya. Oo! Oh. Alam niyo kung bakit sandali lang ang buhay niya? Tingnan niyo po, ayun. Nakasuli ng mga hindi uminom ng tubig.
O, di na lang taas, o. O, sandali lang kasi ang buhay ng mga bihira uminom ng tubig. Bakit to? 70% ng ating katawan ay composed of water. Anong weight mo, madam? Weight mo, timbang mo? 51 kilos. O, 51 kilos. 30% nun. Ilan yun? Ano, 70% nun? 35 kilos of water meron siya. Ay, hindi siya umiinom ng tubig. So, kung hindi siya umiinom ng tubig, paano siya magiging healthy? Grabe, no? Ang laki po ng importance ng tubig. Ba't sumasakit ulo mo? Kulang sa tubig. Ba't masakit muscle mo? Kulang sa tubig. Ba't masakit chan mo? Kulang sa tubig. Karamihan po ng pain na na-experience natin because of lack of water. Because 70% ng ating katawan, tubig. Tapos hindi kayo inom ng tubig, eh di talaga magkakasakit ka. Okay? Tingnan niyo po ha. Every cell in the body requires water to perform its function. Run out. Sige, may natututunan po tayo? Yes! Okay. So, sige, balikan po natin to. Baka meron na. Ayan, water. Tandaan niyo po ah, walang ibang pwedeng magpalit sa tubig. Okay? Soft drinks, pwede? Hindi. Kape, pwede? Hindi. Walang kapalit yan. Eh, soup, pwede? Hindi. No other beverage can substitute and give same effect as a glass of clean, cold water. Without water in your body, you could not swallow. Alam niyo po ba yun? Yes! Pagka nahihirapan ka lumulon, ibig sabihin you lack water. Hindi lang po yan. Tingnan niyo po. Hindi mo rin magagamit yung ano nilalanghap mong ano? Oxygen? Di ba lumanghap pa? Hindi mo magagamit yun. Bakit? Wala kang tubig. Okay? Kailangan ng tubig yun para, ayun o, to moisten for the oxygen to pass through the bloodstream. Ano pa? Even yung pagsasalita, mahihirapan ka. Alam niyo po ba, magsalita ka lang ng isang oras, you're already losing 4 glasses of water. Eh, iihi ka pa. Papawisan ka pa. Ang daming mawawala sa'yo, tapos hindi ka umiinom ng tubig. Kaya, isa sa mga dahilan ba't nagkakasakit, lack of water lang. Ano pa po? Tingnan niyo po ha. Your vision will be affected if something interferes with the production of tears. Diba? Yung iba ho, kahit anong drama na sa buhay, di pa naluluha eh. Bakit? Kulang sa tubig. diba? Pero yung iba, ang lakas lumuha. Ano? Di pa nga nag-uumpisa yung drama, umuulat na eh. Eh kasi, ang lakas kuminom ng tubig. At hindi lang po yun, sa mata po, mapapansin nyo, di ba, minsan, parang ang sakit ng mata mo pagka nag-blink ka. Ibig sabihin yan, lack of water. Okay? Ano pa? Your eyes will become dry and inflamed, making it painful to open. Lahat po ng katawan natin, kailangan ng tubig. Hindi pwedeng walang tubig. Ano pa? Ayan. Ito pa po ang paraan ha, para sigurado makainom kayo ng tubig. Drink 2 glasses upon waking in the morning. Pagkagising mo, inom ka na kaagad. 2. Ano pa? Ang susunod mo, drink 2 to 3 glasses between breakfast and lunch. Inom ka ulit ng tubig. So, ano pa? Drink 2 to 3 glasses between lunch and dinner. Kasi malalayo naman yung agwat niya eh. Diba? Sabi nung isa, ay baka malunod po ako sa 10 glasses of water. Eh malulunod ka talaga kung sabay-sabay yan. Hindi mo naman isasabay-sabay, napansin nyo naman, merong interval eh. Ano pa? Drink 1 to 2 hours after meal and 10 to 15 minutes before meals. So, nakakasampuhan na yan. Ano pa? Avoid drinking water during meals, especially cold water. Bakit to? Yung pantunaw mo, nadadilute yung pantunaw mo, kaya matagal ka matutunawan. Pagka uminom, kumain ka, pagkatapos, iinom ka ng tubig.
So, ang dahilan nun, ang nangyayari po dun, na nyo-neutralize ang gastric juice, hindi matutunaw, matatagalan ka bago dumumi. So, kaya kailangan, timingan mo ang pag-inom. Huwag kang iinom ng tubig habang kumakain. Okay? Nguyain mo maigi yung kinakain mo, nguya. Ayan po talaga ang kailangan natin, no? Ano pa? Hot drinks should be used cautiously. High temperature destroys the enzymes in the food. Ayan. Okay? So, ay yung kape natin, masisira ba yung, ano nun, yung mga nutrients nun pag nilagyan mo na mainit? No. Ha? Sino may sabing oo, tasa kamay? Yung oo. Yan. Sino may sabing hindi? Yan. Yung walang pakialam. Taas din ang kamay, walang pakialam. Okay. Actually, at 100% degrees ng tubig, namamatay ang yung mga nutrients. Pero, sino ba dito nakakita ng taong umiinom ng kumukulong kape? Nakita na ba kayo? O, ibig sabihin, yung iniinom nating kape, yung nutrients niyan, andyan ba? Palapaka naman ako. Nakakatay lang yan at 100%. Eh, alam niyo po yung nandun sa dispenser natin, hindi naman 100% yun, nasa 70% lang yun. Yan. Nasa 70%, kaya nga pag inom mo ng kape, konting ihip lang, malamig na eh. Diba? Try mo yung kumukulong kape. Yung kumukulo, hipan mo, kahit anong hipan mo, paso yung dila mo. Kasi 100% yun. Ang buti na lang, yung sa atin po, hindi 100% yung boiling point na ginagawa natin sa kape natin. Not unless na, ano ka, isa ka sa miyembro ng X-Men. Grabe, kahit kumukulo na, nainom mo pa. Okay, next. Sunlight. Sino po dito nagpapaaraw? Yun. Okay. So, yung mga nagpapaaraw po, ang good news, eto. Eto po ang good news sa mga nagpapaaraw. Sunlight provides nourishment and energy for all living things. Ano po ang benefits niyan? Number one, nagpo-provide po ng vitamin D, no? Exposing only half of your face to sunlight for 5 minutes. Nagpo-provide po siya ng 400 units of vitamin D. Ang vitamin D po, maganda po yan sa immune system. Okay? Pero, hindi mo naman kailangan ng bumili. Sa araw lang, lumabas ka lang sa bahay mo, 5 minutes after that, makukuha mo na yung 400 unit ng vitamin D. Eh, ang tanong ng iba, pwede ba ang alternative? Pwede ba yung hindi ako magpaaraw pero makakakuha ng vitamin D? Sino dito ayaw nagpapaaraw pero gusto ng vitamin D? Hindi, huwag kayo mahiya. Meron kasi solusyon eh. Huwag ka magpaaraw pero pwede mo siyang kunin sa pagkain. O, sino hindi na magpapaaraw pero makukuha yung vitamin D? Alam niyo po, kung gusto mo makuha yung vitamin D na 400 units, okay? Sa pagkain mo na lang, huwag ka nang paaraw. Gusto mo magpaaraw? Siyempre, ayaw mo. Ikaw, ayaw mo din. So, kung ayaw mo magpaaraw, okay lang. Kain ka lang ng eto lang ang kakainin mo. Una, kumain ka ng 40 eggs per day. Para makuha mo yung 400 units ng vitamin D. Kaya? Kasi ayan po ang equivalent ng 400 units ng vitamin D, 40 eggs. Eh kung hindi mo kaya yan, meron pa isa. Kain ka na lang ng meat. Yung pork, 1.5 kilos. Ayan po ang equivalent ng vitamin D present sa kabinet. So kung ayaw mong magpaaraw, bili ka na lang ng karne araw-araw. Kainin mo kahit ang klaseng luto. Pero, may vitamin D ka naman. Meron pang libreng kolesterol. Meron pang libre para lumapot ang dugo mo. May libre pang uric acid dyan. At ito po ay number one kaaway ng kidney. So yun po yung mga makukuha mo. Pero,
Hindi ka naman nagpa-araw. Ano gusto mo? Pa-araw na lang. Hindi, alam niyo po, ganito yan. Kung ano talaga ang skin mo, ay talaga ang lalabas pag ikaw ay nagpa-practice ng natural medicine. Okay? Kaya tingnan niyo po, yung Korean, kahit anong pakita ng Korean, bakit hindi natin siya nagiging kakulay? Kasi iba ang kanilang jeans sa jeans natin. Nakuha niyo po? Eh, ganito talaga ang kulay natin eh. Diba? Ganito talaga ang kulay. Meron talagang makumuti. Pero karamihan ang kulay natin, ano? Ayun talaga. Okay? So, ituloy po natin ha. Ano pa? Sunlight decreases blood cholesterol. Okay? Bumababa ang cholesterol natin sa dugo pag tayo ay nagpapaaraw. One single exposure can bring down your blood pressure for 5 days. Sino dito high blood na? High blood. Magpaaraw po kayo sa umaga. Halimbawa, 7:30, may araw na. Magpaaraw po kayo. Ilan lang po yun? One single exposure, bumababa na ang inyong BP. You see? Natural. May bayad o wala? Walang bayad o. Sunlight o. Bigay ni Lord samantalang ito eh. Sa palengke, bibilin mo ang mahal ka, gastos ka araw-araw. Di magpaaraw ka nila. Diba? Kaya ako, madalas ako nagpapaaraw, sabi ng misis ko, ay, yung skin mo, nangingitim ka na, eh, ano naman, haba naman buhay ko. Ano kung mapapala ko sa maputi, mamamatay naman ako agad. Diba? I'm talking about myself. Kasi hindi naman ako nagpapaputi. Wala akong care sa aking kulay. Ang mahalaga, haba buhay ko. Tama? Kaya everyday, nagpapaaraw ako. Pwede din. Okay. Mamaya, pag-uusapan natin, all things na nilalagay mo sa skin mo is absorbed by the liver. Ina-absorb po ng liver. Lahat ng ipapahid mo sa balat mo, ia-absorb ng liver yan. So, kaya kailangan, yung ilalagay mo dyan, natural. Yung ilalagay mo dyan, may mga components na natural at hindi mga may halong mga chemicals. Okay, so, you also need to learn about that. Later naman yan. Ano pa? Pag-usapan pa natin, it decreases blood sugar. So, yung mga diabetic dito, magpaaraw po kayo. No, simple-simple lang mo, sunlight act as insulin. Bakit po tumataas ang blood sugar? Kasi hindi nakakapag-produce ng insulin yung kanilang pancreas. Ngayon, pagka nagpaaraw ka, yung sunlight, ayun na ang nagiging insulin mo. Okay, so kailangan magpaaraw po kayo. Ano pa? Sabi po dito, sunlight is a disinfectant and a killer of bacteria. Kaya po, mapapansin nyo, yung unan, kumot, banig, gama, yung binibilan, bakit to? Kasi disinfectant po yun. Akala lang natin, wala lang magawain natin, di ba? Pero actually, alam nila, disinfectant na mamatay ang mikrobyo. Okay, ano pa po? Sunlight helps in the building and repairing of bones by increasing the level of vitamin D. Sino dito umiinom ng calcium? Calcium po. Caltrate. Sa mga babae, alam niyo po ba yung calcium? Importante po sa babae ang calcium. Bakit to? Kasi every month nagkakaroon po kayo ng menstruation. At dahil po doon, maraming minerals ang nawawala sa inyo. At yung minerals na yun, malaking nawawala sa inyo ay calcium. Kaya po, pagka nagkakasakit po kayo, humihina ang buto nyo, binibigyan kayo ng doktor ng calcium o yung Caltrate. Diba? Para ma-replenish yung nawawalang calcium. Kasi, pag nagtuloy-tuloy, nagkakaroon sakit ng osteoporosis. Dati, ang sexy ng lakad mo. Diba? Kasi, siyempre, bata eh. Pero pagka nagkaedad, iika-ika na. Ang ganda lang naman. Ganda magkakaroon. O, sino may gusto mo yun, ma'am? Gusto mo yun? So, kailangan mo, ano? Yung calcium, ang nagbibigay, ang nagpa-process niyan, vitamin D. Kahit anong inom mo ng gatas, kahit anong inom mo ng calcium, pag walang vitamin D, useless yan. We need, ano? We need vitamin D para mag-function ang calcium. Okay? Alam niyo po ba, ang pinaka-largest organ sa katawan po natin is our skin. Tama?
ano naman po ang pinakamalaking calcium? Huh? Bones? Ano ba po? Teeth? Liver? Okay, ang pinakamalaking calcium po is Araneta calcium. Ando po sa ulo natin. Quezon City po yan. Araneta calcium. Kasi iba inaantok na eh. So, okay, pinakamalaking calcium po yan. Ha? So, ulitin natin. Sunlight increases some type of immunity. Pag ikaw nagpa-aral, ang nagpa-araw, lumalakas ang iyong immune system. Okay? Saan pa? Temperance. Ano kaya ibig sabihin ng temperance? Okay. Eto, ano kaya? Ibig sabihin po niyan, self-control. Okay? Alam niyo po ba, nakakatulong sa atin maging healthy kung ikaw ay marunong magpigil? Pag ikaw may self-control, mas ikaw ay nagiging healthy. Pag wala kang self-control, mas madalas napapahamak ka. Kahit ano ba yan, tama? Tingnan niyo po. Temperance, ibig sabihin nito, self-control is a mental attitude. Dapat isa yan sa discipline na kaya natin gawin. Yung kaya mong magpigil. For example, overindulgence in alcohol. Diba? Occasional, maaaring umiinom ka, pero pagka inaraw-araw mo yan, hindi na maganda yan. Magugulat ka na lang, talaga magkakasakit ka. Lalo na yung mga may bisyo, mabilis magkasakit. Okay, mabilis magkasakit yan. Tabako, drugs, mga pagkain, sweets, biruin nyo po, kaka-eat all you can lang, bukas eat all you can na naman, tapos eat all you can na naman. Ano po nangyayari? Dahil walang control, nagkakasakit. Tama? So dapat, ano ka, mindful ka. Pag sinabing mindful, eh kanina nakain ko na, ano yung karne, bukas gulay naman. Bukas isda naman. May choice ka eh. Kailangan may self-control, hindi pwedeng, eh ayun yung binigay, ayun yung gusto ko, kakainin ko yan, kakainin ko. Hindi mo pwede ganun. Okay? Kung gusto mo maging healthy, self-control. Ang tanong, saan ba nabibili ito? Yung self-control. Pag pumunta ka sa butika, hindi mo mabibili yan. Saan mo nakukuha yan? Ipinagpe-pray kay Lord yan, Lord, bigyan mo ako ng self-control kasi that is the fruit of the Spirit, yung temperance. Kung nagbabasa ka ng Bible, isa sa sinabi ng Bible about fruit of the Spirit is temperance, self-control. So kung gusto mo magkaroon ng self-control, pinagpe-pray yan. Manalangin ka, sabihin mo, Lord, bigyan mo ako ng self-control. Gusto kong mabuhay ng matagal. Tama hindi? Pinagpe-pray po yan. So temperance. May bayad ba yun? Wala? Okay. Ang dami ng binigay ni Lord para gumaling tayo, para maging healthy tayo, pero pinapabayaan natin. So, nasasayang lang. Sumunod, air. Okay? Ang air po is very important. Tingnan niyo po, ha? Yan. Ay, sorry. Okay. We can survive 7 weeks without food. 7 days without water. But we can only live for 7 minutes without air. So, mahalaga po yung air. Pag ikaw ay nagkulang ng air, manamamatay ang brain cells mo. Kaya yung iba, di ba, pagka nawala ng air, dinideclare na ng hospital na clinically dead. Okay? Dahil yung kanyang brain, nagkulang na ng air. Hindi na enough. So, ano po ang maganda? Sino po dito nag-i-inhale-exhale? Yung inhale-exhale po, natutunan ganito. Kung ganun po ang alam mong inhale-exhale, hindi po ahaba ang buhay mo. Okay? Ang inhale-exhale po, parang kukunin mo ang lahat ng hangin ng mundong ito, ilalagay mo sa katawan mo. Kaya mo yun? O, try mo. Pagka sumakit na yung tiyan mo, ibig sabihin, marami ng hangin. Ayun ang tamang inhale. Ang exhale naman, nilabas mo ang lahat ng hangin sa katawan mo. Hindi yung
Meron ka pang tinira. Kaya nga po, ang inhale-exhale is a form of exercise. Sino dito nung nag-aaral, di ba, dati ako kasi, medyo may edad na rin ako, naka-ano ako ng ano yun, parang CMT, no? Cadet Military Training, na ang ginagawa namin bago mag-exercise, inhale! Sabi ng commander namin, ang tagal naman, exhale! Ah! Na ganun talaga kami. Bakit? Ang utos, lahat ng hangin ipasok mo sa katawan mo, pag exhale na lahat ng hangin, ilabas mo. Pag hindi yan ang ginagawa mo, mali ka. Ganun talaga, kaya intentional. Kaya pag papunta ka sa office, papunta ka sa negosyo, huwag ganun. Huwag ganun. Dapat mag-alat ka sa bahay. Saan maganda daw? Sa trees. Green plants. And the ocean. Pag merong outing, di ba? Pupunta kayo sa ibang lugar at may ano doon, meron doon dagat. Punta ka na doon. Pwesto ka na doon, Brad. Pumesto ka na. At talaga lang hapin mo lahat ng hangin na nandun. Inhale, exhale, yun po yung pinakamaganda. Pag nandun ka naman sa bundok, ang daming mga puno, ayun din ang gagawin mo. Huwag ka dito hihinga, doon sa labas. Ang daming kalsada, tapos doon ka nag-inhale, exhale. Sigurado niyan, Brad, next week may sakit ka. Okay, kaya importante na alam mo kung gaano kahalaga ang air. See? So, kadugtong po yan ng exercise. Ano pa po? Clean air is negatively ionized air, while polluted air is filled with positive ions. Yung positive ions po, andyan, yung mga nandyan sa labas natin. Pero yung negative ions, pag kaniyaya tayo ng mga apply natin pumunta sa province, huwag nyo pong imiis. Di ba? Bihira ka lang makalanghap ng magandang hangin eh. Di ba? Namiss mo ba? Alam nyo po, sa hospital, kung ano ang kailangan mong hangin, nasa hospital din. Kaya lang, nasa tangke. Ang mahal nun. Ano gusto mo, nasa tangke? O doon na lang sa may ano, sa may biyaya ka ni-apply sa province? O doon na lang. Libre pa, di ba? Si, lalanghap ka lang ng mga sariwang hangin. Huwag niyo pong inimiss yun. Bihira na nakakakuha ng fresh air ngayon. Di ba? Kaya po, maganda po sa park, katulad sa amin, yung mga mapupunong lugar, puntahin niyo po, doon kayo mag-inhale-exhale. Okay? Saan pa? Okay. May natutunan po tayo? Yes! Kasi first part pa lang po ng presentation natin to. Ang ginagawa ko po, I'm educating you about health. Gaano siya ka-importante? Ano ang binibigay ng nature para maging healthy tayo? Pero may pangkasunod pa po, yung talagang mismong produkto natin na in line sa natutunan natin ngayon. Okay, tingnan niyo po. Rest. Sino po dito natutulog ng 8 hours a day? Okay. 8 hours a day po. 7. 6. 5. 4, 3, 2, 1. So, wala na. So, tingnan nyo po, ah. Sige, tingnan po natin. Kaya maganda talaga yung organization. You need to organize your time, your activity. Otherwise, ang isasakripisyo mo, health mo. Okay? Ang isasakripisyo mo is your health once ikaw ay disorganized. I'm telling you. Okay? Pag ikaw ay hindi na healthy, may nakita ka pang dinadialysis ng mahataw sa network? Yung kinikimoterapy, may nakikita kang ano? May umahataw? Wala na yung hataw mo pagka nagkasakit ka. May nakita kang mahataw na stroke na? May nakita kang gano'n? Pagka nasira ang katawan mo, wala ka na, disqualified ka na, men. Kahit anong gawin mo, no? Hindi mo pwedeng ipagyabang na 2 oras ka na natutulog, 3 oras, 4 na oras, dapat kinakaawaan ka. Okay? Dapat
dapat kinakaawaan ka kasi yung pagtulog mo is important para makarecover ka, para makakataw ka ulit. Pabawas na ng pabawas yung panahon mo eh. Ang ginagawa po ng rest, tingnan niyo po ha, in just one day, our hearts beat 100,000 times. Our blood runs through 17 million miles of arteries, veins, and capillaries. Alam niyo po ba pag pinagdikit-dikit yung ating mga arteries, veins, capillaries, 17 million miles? Ang lawa, kaya ganun kapagod yung katawan natin. Ano pa? We speak about 4,000 words, breathe 20,000 times, move major muscles 750 times, and operate 1.4 billion brain cells. Isn't that tiring? Hindi ba nakakapagod? Akala mo lang yun. Pero grabe to. Tingnan niyo po ha. Base natin sa science para hindi natin ano. Sabi po dito, humans need rest. True rest brings restoration of what has been used. No medicine, food supplement, or herb can substitute for rest. Wala kang mabibili sa butika niyan. Yung rest, wala. Okay? Kasi walang kapalit, kailangan magpahinga ka talaga. Alam niyo po ba, pag ikaw ay hindi kumain, okay lang, dalawang araw, tatlong araw, pitong araw. Hindi ka uminom ng tubig, okay lang, umabot ng pitong araw. Pero pag hindi ka natutulog ng tatlong araw, pwede kang masiraan ng ulo. Alam niyo po ba yun? Alam niyo po ba na pwedeng mag-malfunction ang inyong brain kung kulang ka lagi sa tulog? Alam niyo po ba ang hindi maraming tulog nagkukos ng Alzheimer's? Alam niyo po ba ang hindi pagtulog nagkukos na yung, totoo ba yun habang tumatanda? Ha? Pag tumatanda daw yung tao, narinig nyo? Yes. Hindi daw. O, matanda ka na. Umihina daw ang tenga pagka tumatanda. Pero ito po yun, no? Pag tayo ay hindi nakatulog ng kompleto, nagkakaroon po ng impact sa ating brain. Hindi ka nakakapag-isip ng maayos, mas madalas, nagiging negative pa. No? So, kaya kailangan po, kailangan natin ng pahinga. Tingnan pa natin, ha? Okay. 9 to 12, tawag dyan golden period of sleep. So, dapat, 9 to 12, natutulog ka na. Eh, paano yan? Apply, umahataw pa kami. So, ito nga po yung kailangan natin i-adjust. Okay? Kailangan po natin i-adjust. I don't know kung paano nyo i-adjust ito. Ako, nung nag-umpisa din ako sa ganitong klase ng business, talagang hataw. Walang tulugan. Pero habang natututo, meron naman pala paraan. Ma-o-organize mo naman pala ang sarili mo at ang mga appointments mo para hindi umabot ng walang tulugan. Okay? So, by the way, yung alam ko mga walang tulugan na kasabayan ko, namatay na yung karamihan sa kanila. Hindi nga po. Hindi nga po. Yung sa, ano kasi, nababad din ako sa Ortigas. Ang dami pong mga networker doon na wala doon tulugan. Ayun, talagang nawala na rin sila. Patay na. Bakit? Ang daming sakit ang nakukuha pagka hindi ka nakakapagpahinga. Okay? Ano pa po? Tingnan nyo po, human growth hormones slows down the aging process. Okay? From 10 p.m. to 2 a.m. dapat hindi ka na kumakain. Isa pa yan. Sino dito kung kailan gabi tsaka pakakain? Mas malakas pa kumain sa gabi kaysa sa umaga. At tandaan nyo po ha, eto na yung time para magtrabaho na yung liver natin para iayusin na niya yung ating mga cells. Pero kumakain ka pa. Kaya nadidelay ang kanyang trabaho. Okay? Ano pa? Another substance, etong tinatawag na cortisol. Malaki pong tulong ito pagdating po sa stress. Ayan po ay stress hormones
na kung tayo po ay nakakatulog, nakakalaban tayo sa stress. Kasi nagpo-produce po ito ng cortisol na tumutulong para labanan natin ang mga stress. Pero kung hindi ka nakakatulog, hindi ka nakakalaban sa stress. Kaya mabilis kang mag-init ang ulo, mabilis kang mag-give up, mabilis kang mag-negative kasi kulang ka sa tulog. May kakilala kang negative? Oo, may kakilala kang negative. Ayan, isa sa dahilan niya, hindi nakakatulog ka na maayos. Okay? So ano pa po? Sumunod po, trust in God. Ay, ito lang, hindi rin nabibili ito. Ang trust in God, alam niyo po, ito po yung isa sa dapat nating matutunan. Ano po yun? Ang isipin mo ganito, walang ibang magpapayaman sa'yo kundi ang Diyos mo. Walang ibang magpapagaling sa'yo kundi ang Diyos mo. Okay? Walang ibang pagpapalaki ng grupo mo kundi ang Diyos mo. Okay? Kaya dapat magtiwala ka sa Diyos. Kung natatandaan nyo, nung si Jesus Christ ay nandun sa crowd, ang dami, papakainin niya. May isang bata po doon. Anong dala-dala? 5 loaves of bread and 2 fishes. Alam niyo po, sabi nung, eto lang. Pero, alam niyo po, ang may vision of multiplication, hindi yung bata. Ang may vision of multiplication, si Jesus. Nung ibinigay sa kanya, ang pangarap ni Jesus, paramihin niyo. Kaya alam mo kung konti lang ang tao mo, ibigay mo kay Lord. Tao mo, 5 lang, 10 lang, bigay mo kay Lord. Kasi ang may vision para dumami ka, si Lord. Okay? Ang vision po, para lumaki ang grupo mo, ang unang nangarap niyan, si God, hindi ikaw. Sabi ng Bible, "For I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future." Ganun po si God. Kaya hindi pinangarap ni God na mahirap ka. Hindi niya pinangarap. Ang pinangarap niya, maunlad ang buhay mo. Tanungin kita, sino dito may anak na? Ilan anak mo? Dapat marami. Ilan anak mo, ma'am? 4. Eto ha, makinig po kayo maigi. Ma'am, ano pangalan nyo? Michelle. Ma'am Michelle, doon sa 4 mong anak, sino ang gusto mo maghirap? Tao lang to ha, ulitin ko ha. Sa 4 mong anak, sino gusto mo maghirap? Wala. Anong gusto mo mangyari sa kanya? Sa kanila? Tao lang yan. Gusto niya payamanin yung anak niya. Eh, ano pa kaya yung Diyos mo? Kaya hindi pinangarap ni Lord na ikaw maghirap. Ang pangarap ni Lord, mayaman ka. Siba, hindi niya sinabi, gusto ko yung dalawa, mahirap yung dalawa, mayaman. Diba? Kaya tayo po, huwag niyong isipin na normal ang kahirapan. Hindi po totoo yun. Tandaan niyo po, poverty is a curse, isang sumpa ang kahirapan. Kaya kailangan niyo po tanggapin sa sarili mo na hindi ka ginawa ni Lord na mahirap, mayaman talaga ang design ni Lord sa iyo. Eh bakit mahirap ka? Simple lang, tingnan niyo po ha. Bakit mahirap ka? Bakit mahirap ang tao? Tingnan niyo po. Ang training plus action equals result. Ba't wala kang resulta? Hindi ka umaatin ng training. Paano ka action? Kaya wala ka result. Bakit mahirap ang tao? Bakit may mahirap dito sa atin? Simple lang. Pinapa-attend ka ng training, hindi ka umaatin. Tama? Pinapa-attend ka ng training, hindi ka nakikinig. Ano yung action mo? Paano ka makaka-recruit? Paano ka makakabenta? Tapos, naghahanap ka ng resulta. Okay? Tandaan mo, ang kaalaman mo, ayon ang kayamanan mo. So, kung gusto mo kumita sa ganitong negosyo, dapat, hindi mo ma-miss ang training. Okay? May training pa tayo, first part pa lang to. Baka pagdating ko, pagbalik ko dito, wala na kayo. Andito ba kayo mamaya? Okay, we will take a 10
10-minute break, then after that, we will proceed to our part 2. Yung part 2, mas maganda. Dito, matututo ka. Yung pangalawa, magkakapera ka. Ano gusto mo? Opo, matuto ka na. Pero sa pangalawa, magkakapera ka pa. Okay? So, I'll see you in 10 minutes. Punta po kayo sa CR. Huwag lang po kayo mag-agawan. Pero after 10 minutes, magre-resume tayo ng ating session. Okay?